Hello, 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 hello. Hello mga bata, kamusta kayo? Ako si Titoy, pambansang puppet. I love you. Tara na. Impact Online Sunday School time na. Yay! Bawat isa, lalo na sa panahon ngayon. Excited na ba kayong matuto ng mga bagong kaalaman ngayon? Tara na, at tawagin natin si Miggy para sa ating opening prayer. As I pray, I close my eyes, I bow my head, I fold my hands together, and think about God. Lord, salamat po sa araw na ibinigay mo sa amin para mag-aral muli ng salita mo. Sana po ay magamit namin ito para po matuto kami magtiwala pa lalo sa iyo. In Jesus' name, amen. Thank you, Miggy. Ngayon naman ay sama-sama tayong kumanta at sumayaw para sa Panginoon kasama ang mga Impact Kids. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. 'Cause He loves me. 'Cause He loves me. Very good, kids. Thank you, Impact Kids! Last Sunday ay itinuro sa atin ni Teacher Gladys na bilang mga anak ng Panginoon ay hindi natin kailangang mag-worry o mag-alala sapagkat hindi tayo pababayaan ng Panginoon at kayang-kaya niyang itigay ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya naman, para sa ating review time ay meron akong apat na bagay na sasabihin sa inyo at sasabihin niyo kung tama ito o mali.
game? Number one, huwag tayong mag-alala o mag-worry dahil kayang ibigay ng Panginoon ang lahat ng kailangan natin sa buhay. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, very good! Number two, dapat unahin nating mapagbilang sa karihan ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, very good! At number three, lagi tayong mag-pray o magdasal sa ating Panginoon. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, very good ulit! At last, number four, ipakilala natin ang Panginoon sa mga kaibigan natin at sa mga kakilala natin. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, very good! Ang lahat ng ito ay tama at dapat nating tandaan araw-araw. So kids, nakapag-send ba kayo ng video nyo para sa ating memory verse last week? Tara, at sama-sama natin itong i-recite muli. Matthew 6, verse 33. Seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Kayo naman! Mateo 6:33. Kaya unahin niyong mapabilang sa kaharian ng Panginoon at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya lahat ng pangangailangan niyo. Mateo 6:33. Mateo chapter 6 verse 33. Kaya unahin ninyong mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Mateo chapter 6 verse 33. Mateo 6 verses 33. Kaya unahin niyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at bibigay niya sa lahat ng pangangailangan niyo. Mateo 6 verses 33. Matthew 6 verse 11. Give us today the food we need. Napakahusay! At nakaka-proud din, may nakabisado ng lahat ang ating memory verse. Excited na ba kayo para sa ating bagong lesson ngayon? Tara! At tawagin natin si Titoy para sa ating mga rules! Rule number 1. Umupo ng maayos at maghanap ng komportable na pwesto. Yay! Rule number 2. Rule number 2. Makinig ng mabuti, huwag mag-ingay at mamaya na makipag-usap sa katabi. Okay? At rule number 3. Enjoy! Yay! Thank you so much, Titoy! Ngayon, ready na tayo para sa ating Bible story time. Ay tawagan natin si Teacher Angela para sa ating panibagong lesson. Alam kong nasasabik na rin kayo, kaya tara na!
Magandang araw! Alam kong ready na kayo sa ating lesson ngayon. Tara, simulan na natin! Mga bata, narinig nyo na ba ang tungkol sa COVID-19? Ano ang nararamdaman ninyo tungkol sa COVID-19 pandemic? Ang COVID-19 ay pinaikling pangalan ng coronavirus disease. Ito ay sakit na nagsimulang kumalat noong taong 2019. At parang trangkaso ang sintomas. Mabilis itong naging pandemya dahil kumalat ito sa buong mundo. Naapektuhan ito ang maraming bansa sa daigdig. Kapag nababalitaan natin ang tungkol sa mga sakit na ito, ang una nating reaksyon ay matakot at mag-alala. Pero ito ang tandaan natin. Ang Diyos na mabuting Ama ay makapangyarihang magpagaling ng mga ganitong sakit. At mabibigyan niya tayo ng lakas at tibay ng loob para harapin ang mga sakit na ito. Siya ang magpapagaling sa atin at ang kanyang proteksyon ay ating mararanasan. Alamin pa natin ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at kadakilaan sa pamamagitan sa ating Bible story. Ito ay mababasa natin sa book ng Luke chapter 17 verses 11 to 19 sa Bible. Pinagaling ni Jesus ang 10 ketongin. Noong naglalakbay si Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa pagitan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang bayan, tinawag siya ng 10 lalaking may sakit na ketong. Nasa malayo lang sila dahil bawal lumapit ang mga may ketong sa mga taong malinis. Sa panahon ng Biblia, wala pang luna sa sakit na ketong. Kapag may ketong ang isang tao, itinuturing siyang marumi at hindi pinapayaging makisalamuha o tumira sa piling ng mga walang sakit. Sumigaw sila! Jesus, Panginoon, maawa po kayo sa amin. Nang makita ni Jesus ang mga lalaki, sinabi niya, "Lumakad kayo at ipakita ang inyong mga sarili sa mga pari." At habang papunta sila sa mga pari, gumaling sila. Nang makita ng isa sa may mga ketong na gumaling siya, bumalik siya kay Jesus para magpasalamat. Pinuri niya ang Diyos sa malakas na tinig. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Samaritano ang lalaking ito. Tinanong ni Jesus ang lalaki, "Hindi ba't 10 ang pinagaling? Nasaan ang 9? Wala bang ibang bumalik para magpasalamat sa Diyos, maliban sa dayuhang ito?" Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa Samaritano, "Tumindig ka at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Hindi madaling magkasakit, lalo na kung ang sakit mo ay malalang karamdaman, kagaya ng COVID-19, cancer, o iba pang sakit na maaaring ikamatay. Hindi lang nararanasan ng may sakit ang pagkakasakit, kundi pati na rin ang pandidiring kaakipan nito, lalo na kung ito'y nakakahawa. Ang ketong, nakakahawang sakit, bagamat hindi kasing bilis ng trangkaso kung kumalat. Dahil sa pag-unlad sa larangan ng siyensa at medisina, nagagamot na ngayon ang ketong. Niloob ng Diyos na madiskubre ng mga doktor na may antibiotics na makapagbibigay ng lunas sa sakit na ito. Pero noong panahon ng kwento natin sa Biblia, wala pang gamot sa ketong. Ang may mga ketong ay pinagbabawalang makisalamuha sa mga walang sakit. Itinuturing silang puwera sa lipunan, nakahiwalay sa buong komunidad. Minsan, kagaya sa nangyari sa 10 ketongin, iba ang nagiging tingin sa atin ng tao kapag nagkakaroon tayo ng nakakahawang sakit. Maaaring takot kasi silang mahawa ng virus o mali ang alam nila tungkol dito.
Nakikita at nauunawaan ni Jesus ang ating mga paghihirap. Kagaya ng pagtulong niya sa 10 ketongin, nakikita tayo ni Jesus at handa siyang tulungan tayo. Kailangan lang nating manampalataya sa Kanya. Sa pagkakataon na ito, ilaan natin sa panalangin para sa mga pasyenteng may COVID-19 at iba pang may malalang sakit. Hilingin natin sa Diyos ang paggaling nila at pagmamahal para sa kanila. Let's pray! Panginoon, maraming salamat na Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ngayon po ay inilalapit namin ang aming mga kaibigan at kababayan na mayroong mga sakit, katulad ng cancer, may COVID, maging may sakit emotionally and mentally. Panginoon, Ikaw nga po ang magpagaling sa anumang sakit na mayroon sila. Nais namin maranasan ang Iyong kapangyarihan at Ikaw ang sagot lamang sa mga ito. Walang imposible sa inyo. Yakapin nyo nga po sila at bigyan ng mga rason na umuti at magpatuloy sa buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, para sa ating bagong memory verse, tara, sabay-sabay nating basahin ang Jeremiah chapter 30, verse 17. I will give you back your health and heal all your wounds, says the Lord. Tara, basahin natin ulit at ngayon may hand signs na para mas madali natin ma-memorize. Game? Jeremiah chapter 30, verse 17. I will give you back. Sa I will give you back, umaktong may ipinamimigay. I will give you back your health. Ipakita ang muscles. And heal all your wounds. Hipuin ang mga balikat. Pagkatapos, itikom ang mga kamay. And heal all your wounds. Ulitin natin. I will give you back your health and heal all your wounds, says the Lord. Sa says the Lord naman, gawin ang sign na L. L for the Lord. At ibaba ang kamay ng palihis mula sa balikat hanggang baywang. Madali lang. Tara, basahin natin with hand signs, ha? I will give you back your health and heal all your wounds, says the Lord. O sa Tagalog, sa Jeremias chapter 30, verse 17, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Hindi ba madali lang i-memorize? Kaya, huwag kakalimutan na magpadala ng inyong videos na nagre-recite ng ating mga memory verse. Hintayin namin yan. And now, let's pray. When I pray, I bow my head, I close my eyes, I fold my hands together, and think about God. Jesus, maraming salamat na Ikaw ang mismong nagpapagaling kapag may mga sakit kami. Maraming salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan at minamahal niyo kami araw-araw. Turuan mo nga kami na laging magpasalamat sa iyo sa lahat ng pagpapala mo sa amin. Ikaw ay dakila at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Teacher Angela. Marami na naman po kami natutunan mula sa ating panibagong lesson ngayon. Pangako po namin na gagamitin namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay at i-share sa aming mga kaibigan. Kaya kids, magkita-kita ulit tayo next Sunday para sa ating panibagong lesson. Bago tayo magpaalam, ako nga pala si Teacher Martina na nagsasabing magtiwala tayo sa Panginoon dahil kayang-kaya niyang pagalingin ang kahit anumang sakit dahil walang imposible sa Kanya. Stay safe, kids! See you next Sunday! Bye!